katropa, magandang hapon mga katropa. Ngayon mga katropa, mayroon ko pakita sa inyo. So, tuting hawk, trotrotet, keto krayong. Ito ulitin ko naman sa inyo ito pagpaalala kasi ito, maraming nagchat sa akin, nagtatanong. Ito talaga yung madalas na problema. Kailangan manghingi ako sa kanila ng mga picture o video para malaman ko. Marami na nga kayong nagawang ganito. Na problema pala nila ganito kasi di man lahat mga katropa natin na sanay na talaga sa panahi. Yung iba, mga bago pa lang. Yung iba, nagpa-practice pa lang. Yung iba, nag-trainee. Basta ganun na. Ngayon, hindi tayo mag-ayos ng makina. Ang gagawin natin, ituro ko sa inyo kung paano yung pag-check sa mga dahilan kung bakit nagpapatid ang sinulid. Ito yung karaniwan o kadalasan na dahilan kung bakit nagpapatid ang sinulid. O nagputol-putol, bulbohol. Ayan. Ngayon, isa-isahin natin to kasi ito talaga yung mga dahilan. Una, kasi ito, marami na akong nasolve na problema ganito. Karayom. Kita. O natin gawin itong karayom. Kasi yung mga karayom mga katropa, pag namali mo paglagay ito, malaki problema. Paktaw siya. Kung di paktaw, patid. Basta yun ang problema niya pag namali ito. Paglagay. Ngayon, may mga palatandaan dito sa karayom na dapat mong gawin. Kung high speed mga makina nyo, itong karayom, bilog naman ulo niya, no? Di ba bilog? O, hanapin mo lang yung itong dulo ng karayom. So, makita mo, focus mo bati para makita ng mga katropa natin. May kanal dito maliit. Makita nyo ang karayom, may kanal na may rip yan mula dito sa puno. Padritso yan pababa. Ayan yan. Okay, so. Maliit kasi siyadong karayom pag di makita ganong kanal. Pero ito, may kanal yan. Yan. Okay. Kita mo boy, kita boy. Saan ba maliit yung dalawa na ito? Ito, ito na lang, medyo klaro. Ito. Ito, karayom ng high speed to. Ngayon, may nakita kayo itong mahabang kanal yan. Kasi madalas kasi dito talaga nagka-problema yung mga nag-chat sa akin. Buti na lang may picture at saka mga video, naturuan ko sila. Pag high speed, bilog yung ulo. Okay lang yan dito. May kanal na mahaba mula dito sa puno, pababa yan, diretso yan, no? Kanal na maliit. Yung dito naman sa kabilang side, walang kanal dito, pero sa dulo, sa malapit na butas ng karayom, para may na-slice dyan, yan, no? Kita mo yan, para natapyas. Yan mga katropa. Tandaan nyo mabuti to. Ito. Yung tapyas na yan. Ayan, tingnan nyo mabuti. Kita ba? Kita. Kita. Okay. Yan. Tapos itong isa. Mahabang kanal. O, di ba? Ibig sabihin mga katropa. Paglagay mo dito sa labahawa. Nabarihan ka ng karayom. Paglagay mo doon sa makina mo. Kailangan itong mahaba na kanal, yan, kanal. Yung kabila naman yan, yung tapyas. Pag ganon, yung mahaba ng kanal, yun ang sa labas. Ha? Sa side sa labas. Yan mo iliharap, yan. Kaya ito namang parang slice sa dulo, doon sa loob ng makina mo. Diba? Halimbawa, ito makina mo, ito. Yan, baba mo eh. Yan makina. Diba yung makina? Yan. Itong mahabang kanal, diyan, mula diyan yung kanal maliit hanggang padiretso yon, dito yan sa labas. Ito naman parang nakita nyo dito na parang may na-slice dito sa malapit ng butas ng karayom. Yan yon sa loob. Ah, tandaan nyo kasi pag suot ang sinulid, papunta do, papunta dito pag suot ang sinulid. Katulad dito, iba yan. Tandaan natin yan kasi maraming problema ganito. Buti na lang, mayroon natang high-tech na tayo ngayon. Makita na natin yung mga pwede na tayong makita yung mga karayom kung mabidyohan nyo o mapicturan makita na. Okay, yan na, tandaan nyo mabuti yan, paglagay ng karayom. Okay, ngayon naman
Kasi ang dahilan niyan, kung mabaliktad yan, nandito yung sa papunta dito sa labas yung ito. Kita mo yan? Kita yan? Kita mo, boy. Yan. Kung nandiyan nakalagay yan, ganyan. Oh, dalawa lang mapuntahan yan. Kung hindi yan siya magpatid-patid, mapaktaw yung tahe ng makina nyo. Okay. Ngayon, sunod naman, dito naman tayo sa plate o plato ng yung mga makina. High speed to. Kahit high speed, mga ordinary, anong klase yung mga single needle na plato, ganito. Nakita nyo yung butas. Yung butas yan. Check nyo dito sa butas, ito paligid ng butas na yan. Baka lagi kayo nabalian ng karayom na magagas-gas to. Ito. Diba? Kita nyan. Pag natamaan ng karayom yan, lalo na yung mga plato ngayon na mga bago. Ito dito, parang original siya, matibay. Wala pang gas-gas ka dito makita. Pag natamaan ng karayom yan, magkaroon na ng gas-gas yan, parang tama yan. Yan. Okay. Mayroon din minsan dito. Halos mabiak na yan dito. Ano, nakita mo to? Manipis lang to. Halos maputol na yan dyan, katagalan. Tapos, tingnan nyo sa likod. Pag nakita mo sa likod to, daming tama yan. Kasi, pagpasada nyo dyan, dyan dadaan yung sinulid. Lagolag. Mabilis ka magpatahe. Ang papatakbo. Siyempre, sabit-sabit yung sinulid dyan. Yan din dahilan dyan na puputol yung sinulid. Tapos, dito pa. Lalo na pag mag atras kayo, mag back stitch. Diba atras yung tahe, kasi back stitch ka. Pag back stitch mo, patid agad. Tingnan mo agad dito yung mga butas ng plate. Kasi minsan, katagal ng panahon ng plate, may karoon ng kanal yan. May lamat na dyan. Kasi pag back stitch mo, sisingit nyo yung sinulid dyan, mapatid na siya. Okay, yan ang check nyo. O, linisan mo lang yan, lihain mo. Bahala, maghanap ka ng paraan na maalis mo yan dyan yung mga gas-gas dyan, mga tama ng karayom. Lalo na yung mga gumawa ng mga basahan. Dami talagang gas-gas ng butas ng karayom yan kasi malalaki yung karayom gamit nila. Okay, yan ang sunod yung check. I-check nyo lang daw, mga check. Anong dapat na gawin? Sunod naman, kung okay na dyan, check na, okay na karayom. Pero, nagpapatid pa rin yung sinulid. Lalo pag mabilis ang patakbo, mapatid. Kung mabagal naman, yung mabagal ng bagal yung tahe, hindi siya napapatid. Pero pag mabilis na, bigla mabilis, mapatid agad. Check mo na ito itong rotating hook. Ito. Dito sa rotating hook, marami din problema dito. Halimbawa, ito, isa ditong dahilan, maraming nangyayari ito. Itong rotating hook mo, nakalagay siya yung loob ng yung makina. Ganyan. Ikutin mo ito rotating hook, dun sa loob ng makina niya, huwag nyo nang tanggalin ha. Kapain nyo na itong gilid. Itong side na to. Pandaan nyo na itong side na to. Ito nga, mayroong tama konti o. Oh. Itong side na yan. Yan. Yan din ang dahilan na pag nabalihan ka ng karayom, minsan natamaan to. Mubara ang karayom dito. Mabungi yan. O diba, magasgas ng malaki, makanal. Kasi dito, dadaan yung sinulid. Dito. Pag may gasgas yan dyan, sa gilid na yan, posibilidad din yan magpatid ng sinulid. Isang dahilan din yan. Ayan, subok ko na yan. Isang dahilan yan. Ayan, na-check muna natin lahat. Mula karayom, ito sa plato, punta ka na naman sa rotating hook. Dito ka lang magkapa. Itong gilid na to, itong side na to. Ito, kita nyo yung side na yan. Dito, wala naman yan. Dito lang, itong side na yan. Yan. Okay, kung makapa mo na yon, ganun din muna sa kamay mo. Pag may gas-gas dito, matalim. Makuha ka na laliha. Pero huwag mo na tanggal dun sa makina, dun sa loob lang. Lihain mo lang itong gilid, pakinisin mo. Yung makinis na makinis, para hindi mapatid sinulid. Yan, dahil lang po yan. Mayroon din posibilidad na ibang mga sakit dito sa rotating hook. Ganito. Yun yung nagpapatid sinulid. Ito naman, nagtutuhog. Okay. Palatandaan natin sa rotating hook natin kung siya sira na ba o hindi. Kasi ang rotating hook, masisira naman talaga to. Pag nanahi ka, ang tahi mo tuhog. Halimbawa, maluwag sa ilalim. Tugtog yung tahi. Di ba ang gagawin mo, higpitan mo yung tensyon. Ito. Yan. Higpitan mo. Kasi tuhog sa ilalim. Parang ganito paano ba pagtahi ng tuhog sa ilalim. Sample tayo, sample.
Alibay, sample tayo para makita nyo yung actual. Gawa tayo ng tuhog sa ilalim. Okay, yun na. Ito mga tropa, ganito. Sabit mo. Focus mo para. Di ba nakita nyo mga tayo palagay lawa? Ito sa ibabaw, maganda naman. Ito, kadalas ito mangyari ganito. Ito, tog-tog yan. Ayan, maluwag. Pag ganyan nangyari yung makina mo, tapos tinintention mo dito, yan. Siyempre, pag ganyan yan, ibig sabihin, maluwag to. Pag tinintention mo yan, higpitan. Pag nahigpitan mo na yan, hindi pa rin siya naalis. Mayroon pa rin ganito. Tapos minsan, maganda. Tapos biglang ganyan, tuhog. Tapos dito man, maganda. Tapos biglang tuhog. Ibig sabihin, yung tension niya, pagbabago-bago. Minsan maluwag, minsan mahigpit. Minsan maluwag, minsan mahigpit. Ganun ang problema niya. Oh, kahit higpitan nyo na dito sa tension, mayroon dito na hanggang... dahil sa higpit ng tension dito, mapatid na lang yan sinulid sa kakahigpit. Mayroon pa rin yung tuhog tsaka maganda. Mga tropa, balik tayo. Ano lang. Mayroon lang dumating na mayroon akong ginagawa sa kanya. Okay, balik tayo. Balik. Balik sa ating aral. Sa ating lesson for the day. Okay, sana ba tayo? diba yung tuhog? Tapos, maganda yung tahe. Tapos, biglang magkaganyan. Mahigpit na yung tension niya. Ibig sabihin, maganda, tapos biglang may sumusulpot na ganito, tapos maganda na naman. Kumbaga, hindi talaga siya maayos ang tension kahit mahigpit na dito. Mapatid na lang yung sinulit sa kahigpit mo, pero mayroon pa rin siyang mga ganito. Parang tog-tog, lalos tension sa ilalim. Diba? Okay, ang problema niya mga katropa, kurutiting hook. Ito. Diba? Kita mo yan? Kurutiting hook. Ito, pandan. I-try natin. Pag nakikita-encounter ka ganyan ng mga problema, problema na yung rotating hook. Ay, chine-check mo namin karayob, chine-check mo na yung plate dito natin sa rotating hook. Okay? Ang una natin gawin dyan, kung magaganyan yung makina nyo, patakan mo na langis dito. Ito. Kasi ito mga tropa, habang ginagamit mo ito, hindi man ito malalangisan, lalo pag mga lumang makina na wala na supply langis yan dito. Ibig sabihin, masisira ito, lalo pag balian ka ng karayom kasi yung mga minsan yung ibang karayom pag nabali yung mga dulo papasok yan dito sa loob dito nakita mo yan sa mga loob na yan, yan. Kasi ito ilalim nito mga tropa parang release yan dyan parang release diba? Pag nagasgas ng loob nito itong release na yan parang nagagasgas na isa din dahilan niya na hindi mo matanggal mga tropa matigas yan. Isa rin dahilan niya na magpapangit yung tension mo. Papaktaw, mapatid. Tsaka gayon na, bulbol. O, patakan mo na dito naman ang langis. Kahit isang patak lang. Tapos tahi mo. Pag natakan mo ang langis yan, pag sinatatay-tahi mo, hindi pa rin naalis tong yung sinabi ko kanina, na bukol-bukol, yung tog-tog. Posibilidad din mga katropa nasira na itong rotating mo. May yan na panahon na nasira na. Tsaka maraman mo rin yung pag rotating hook na medyo malaki ng clearance to. Ito. Diba ito? Itong lagayan na yan. Lagayan ng babin to. Pag inuuga mo ganyan yan. Para maingay na siya. Yung malaki na yung uga. Malaki na yung uga. Ganon. Ayan. Palitinin na rin yan. Pero kung maganda pa naman tahi niya. Kahit mauga na to. Okay pa naman. Wala problema. Pero pag ganon ang mangyari. Maganda na ang tension mo. Hinigpitan na lahat ng tension. Pero mayroon pa rin lumalabas na medyo tuhog. Ibig sabihin, nasira na ito rotating hook mo. Di man ito pwede referin siguro. Okay. Try mo na lang. Magpalit ka na ibang rotating hook. Bibili ka ng bago para sigurado. Tapos kabit mo. Okay, yan yung check nyo muna. Check nyo muna yan. Kasi maraming nagtanong sa akin, mga nagchat dyan. Marami naman ako naturuan din sa mga ganitong problema. Okay. Sige. Mga katropa, matandaan natin ang mga paalala para hindi tayo maghirapan mag-ayos ng ating mga makina.
rayom, check ng tama, sinabi ko na, throat plate, paano paglinis, itong rotating hook, ano yun lang, pwede namang ulit-ulitin panoorin yan, para matry nyo dyan sa makina nyo kung yun ang mga sira. Pero pag ganyan ang mga sira, na-check nyo lahat, okay na, tanong nyo kayo sa akin uli, para baka sa timing ng problema. Okay, dyan na muna tayo ngayon. Si gabi na sa amin. Okay.